Sabi ni Bruno Mars, problema sa ibang Pinoy abroad, nagmamayabang, showy ng mga material things at ganap, kaya na may message ng pangungumustang pautang at pahingi. Ha? Kasalanan pa namin, Bruno Mars? Bakit kami? Bakit kasalanan pa namin? Kumain lang kami sa restaurant, picture-picture, dahil magtatanong after kung hiring sila, showy na? Sa pagod namin kakakayod, bibili ng pang-reward, hindi na lang ipopost? Paano kung mag-vacation kami somewhere in Europe or in America? Hindi na lang ipopost? So wag na lang kami mag-social media. Kami na lang mag-a-adjust. Di ba pwedeng gawin na dahil sa post namin, may inspire silang magsumikap, gumawa ng paraan, magsakripisyo din like us kung gusto nila ng ganitong bagay or ganap. Tsaka oras na pagmalungkot kami, magandang alalahanin ng excitement. Lalo na ang pagka-travel, lalo na mga pictures sa iba at kailangan na talaga i-post para ma-delete na sa phone, wala nang storage, wala nang space. Tapos iki-question ka pa ang damot-damot mo. Akala ko ba wala kang pera? Bakit panay ang travel mo or travel nyo? Ha? Need ko pang mag-explain sa'yo? Ganito kasi yan, life is a gift. We need to enjoy it. We work hard, we get to play hard. Ilalo na kung foreigner ang asawa mo na sa culture nila or meron ka mga kids. Kahit pa mahirap or budgeted lang ang financial, maglalaan talaga ng pangbakasyon or holiday somewhere. Lalo na pag summer, dahil during winter, ang mga tao na sa loob lang ng bahay, giniginaw. Nasusunog na ang lalamunan, kakahigop ng mainit na sabaw. O diba, parang rap lang yo, ginaw, sabaw. Pero guys, seriously talking, we love our rich culture, we love our country. In fact, I'm authoring a coloring book titled It's More Fun Coloring the Philippines. It's to promote Filipino culture and tourism. Coloring while learning. Available siya on Amazon. Bagay na bagay po siyang pangregalo lalo na this Christmas. For those Filipinos born outside and raised outside the Philippines. And para sa mga non-Filipinos. Bili po kayo ha. And you can let me know. Thank you for watching.